Kung magsalta ka na. Yo mga igan, good morning. Ngayong umaga, gagawin na po natin ang paggawa ni Mr. Dante Machas ng Maynila. Nagpapagawa po siya sa atin ng machete. At ito po ang ating materials na gagamitin. Namolye po siya ng L. Kaya si Abay, oh, pagod na. Tumutulo na agad ang pawis, di pa kami nagsisimula. Mga igan, kung napapanood niyo po ang video ito, pakisubscribe naman po ang aming munting channel at pakipindot na po ang notification bell para po updated kayo sa mga video namin. Yun lang po mga igan, simulan na natin to para matapos na natin ang ating gagawin. Yeah. Okay. Ano, Abay? Hello. Yeah. Mga Abay, kumusta kayo dyan? Ito po ang inyong Abay, si Abay Mel at... Maano pong paki-subscribe naman yung aking channel, vlogger na si Abay. Andiyan po, ilalagay po natin yung description diyan. At mangyari po ay paki-click na rin ang notification bell at mag-comment, mag-like, mag-share kung nagustuhan niyo yung mga videos ni Abay. Yon, salamat. Yon. Sige mga igan, simulan na natin 'to. Ayan mga igan, nagbabaga na ang ating bakal. Tatabasin na namin 'to ni Abay. Kakatingin natin to para mahubog natin korting gulok. Now, Abay, palo. So yun na nga mga igan, hinango ko na ang bakal, nagbabaga na, tatabasin na namin siya ni Abay. Yan, tatanggalin muna natin ang kaprasong bakal para mawala ang sagabal. Abay, sige palo, paluin mo ng paluin. Mga igan, si Abay po ang pumapalo, siya po ang alalay ng panday na talaga namang napakakisig na lalaki. Ayan po, meron din po siyang channel. Ang pangalan po, vlogger na si Abay. Pag-subscribe naman po siya, pakitulungan po kami na lumaki ang aming channel. Ayan mga igan, tatabasin natin yan hanggang sa mag-korting machete na siya. Hanggang sa maghubog-gulok na. Mga igan, paki-like naman po ang ating video. Kung nagustuhan niyo po ang aming ginagawa, ay paki-like naman po at paki-subscribe ang aming video. Ayan, malapit na pong matabas ang ating bakal. Malapit na siyang mag-korting gulok. Konting palo na lang. Ayan, korting gulok na siya. Papalo-paloin na. Ang next step po natin dyan is paninipisin natin siya para po sumakto ang kanyang kapal. Ayan, paninipisin na po natin siya sa power hammer na aking ginawa. Ayan mga igan, ayan, ang power hammer ng panday na napakagaling. Ang power hammer po na yan mga igan ay gawa lamang sa mga scrap na bakal buhat sa junk shop. Talaga naman po kapaki-pakinabang ang power hammer ni Igan. Dahil dyan, hindi na nahihirapan si Abay pumalo. Alam nyo mga igan, dati mano-mano lang namin pinapalo ang pagpapanday. Hanggang sa naisipan ko, nakakita ako ng idea sa YouTube na pwede pala yon, yung parang poso lang na automatic, pwede pala siyang gawing pampanday ng mga gulok. Talaga namang napakagaling mga igan kapakipakinaba. Ayan mga igan, manipis na siya. Iaalay na lang natin siya. Mali pala, gagawin pala muna natin yung pinakanghawakan niya. Yan, papanday namin yan, sasaktuhin din namin ang kapal para bumagay po, maging balanse ang bigat ng ating gulok. Kasi po mga igan, dapat balanse din ang bigat ng gulok para magandang itaga, madaling iputol ng mga kahoy. Mga igan, umuulan dito, grabe, bumabagyo. Pero ganun pa man, tuloy pa rin ang aking pagdadab kasi wala naman akong magagawa, hindi ko mapapatigil ang ulan. So ayan na nga mga igan, bubutasan natin ang ating handle, dyan natin i-rematch ang ating kahoy para maging maganda ang kanyang hawakan. Ayan mga igan, malapit na siyang mabutas. Ganyan lang po mga igan ang madaling paraan ng pagbubutas ng bakal na kung wala kang marena, yan ang pwede mong gamitin. Pababagahin mo yung bakal saka mo gagamitan ng punson. So yun na nga mga igan, may butas na ang ating hawakan at mukhang okay na siya. After this, mga igan, iaalay na natin talaga siya ng maganda
kasi may disforma siyang konti para maging maganda ang korte ng ating gulok. Ayan, mga Igan, iaalay na natin siya. So, yun na nga, si Igan, nakapahinga na si Igan. Si Abay, naglilinis siya ng uling kasi yung uling namin is madumi. Kailangan linisin pa para hindi bumabara sa aming kalan. So, ayan na nga mga Igan, konti na lang, matatapos na natin ihubog ang ating machete sa magiging korteng gulok na siya. At ayan mga Igan, panoorin nyo mga Igan, maganda na siya ngayon, hindi na siya mukhang molye. sipat, pero syempre mga Igan, meron tayong pantatak. Ito po ay request ng ating customer, itatak ko daw ang kanyang initial para may pagkakakilanla ng kanyang gulok. Kung sakaling mawala at may makakuhang iba, alam niya kung kanya yon. Ayan mga Igan, tatatakan natin siya. Yan po ay letter D at letter M. So DM kasi po ang pangalan niya is Dante Matias, kaya DM po ang kanyang pinalagay na initial. So yun na mga Igan, matatapos na natin siyang tatakan. At pagkatapos po nito mga Igan, gra-grindin rin na natin siya. Ayan mga Igan, natapos na natin siyang panipisin. Ito na siya ngayon. Ayan mga Igan. Ngayon po, gra-grindin rin na uli natin siya. Hindi pa pala, ipapakita ko po pala sa inyo kung na okay ba yung ating si ginawa. Si Abay po ang mag-gra-grindin. Ayan mga Igan, gra-grindin rin na siya. Ayan, yun, si Abay ang mag-grindin niyan. Abay, tapunin mo na to para maisipin Abay, simulan na natin mo na. Kay Kaiser Lantin Matias. Ano ba Dante Igan? Dami mong sinasabi. Ito na po yung inyong sinapagawa. So ayan na nga, na pong matapos. Sisimula na siya ni Igan ni Abay. Ayan na mga Igan. So ayan mga Igan. Sinipat muna. So kailangan niyang kortihin yan para mawala yung mga disforma. Kuminis ng maganda ang gulok. Ayan, nagtataliman na ni Abay. Alam niyo mga Igan, si Abay is kailan lang po yan nag-aral magpanday, pero dahil siya ay magaling, madali siyang matuto. Maganda na siyang gumawa ngayon. So ayun na nga, tapos na ni Abay i-grinder. After that, susubuhan na natin ang ating gulok. Ano ba sinasabi mo dyan? Hindi ka marinig. Ayan na nga mga Igan, nanghihingi pala ng suporta si Igan sa inyo, pakisuportahan naman po. So ayan na nga, susubuhan na natin ang ating gulok para matapos na ito, ng maipaship na natin ito sa sa may order sa atin. Ang pangit mo Igan. Negro-negro ka. Ayan na mga Igan, may subo na ang ating gulok. Alam nyo Igan, pasensya na kayo mga Igan. Kasi na, mga hindi kompleto ang proseso ng ating pagsusubo ang kasi masyadong mahaba ang ating video. Ito na siya. So ayan na nga, may subo na siya. Ayan mga Igan, kung mapapansin nyo, mayroong kulay puti doon sa gawing talim. Yun po yung tinatawag na subo ng gulok. Okay. Ang subo po ay to, yan po ang nagpapatigas ng talim para patagal siyang pumurol para hindi paulit-ulit naghahasa. Pakisubscribe naman po kami mga Igan. Yun na mga Igan, pupuluhan natin. Kumuha tayo ng isang kaprasong kahoy, puputulin natin siya lang sakto lang sa haba ng ating handle. Excuse me po. So ayun na mga Igan, tapos na natin putulin ang kahoy. Ngayon naman bibiyakin natin siya ng sakto. Sakto lamang dun sa lapad ng ating handle. Ayan. Ayan mga Igan, kung wala, kasi medyo mahirap maglagari ng pabiyak, kaya grinder ko na lang siya. Ayan, babarinahin natin siya doon sa tapat ng butas. At after that, iririmatsin natin yan. Ayan mga Igan, meron tayong kasama dito, si Boss Rodel, isang mabuting kaibigan. Ayan na mga Igan, bilis magpuluhan ha, tapos na agad. Gra-grinder na natin siya para maging mas makinis, mas maganda, mas pulido, at nang magustuhan po siya ng may-ari. Okay mga Igan, malapit nang matapos ang ating video.
At bago po matapos ito, kung napapanood nyo ang aking video, pakisubscribe naman po ang aking munting channel at pakilike na po ang ating video kung inyong nagustuhan, at kung hindi naman, pakilike na rin po. Ay, nakahirap talaga mag-dab. Pasensya na kayo mga igan, wala akong ganitong talent. So, pinag-aaralan ko palang share sa ngayon. Kaya naman, pasensya na kayo mga igan kung hindi maganda ang pagka-dab ko ng video ito. So, ayun na mga igan, hinasa ko na. Yan, testingin natin siya ngayon kung matalim na ba siya, kung pwede na siyang gamitin. Oha, tumatalab na mga igan. So, ayun na, ready to delivery na ang ating ang ating gulok. So, ayun na mga igan, maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Maraming salamat po. Nagbabagang bakal na garang sa apoy, sa bisig at kamay ng binatang panday, siya'y handang tumulong ibuwis ang buhay. Ito ay si Pandoy, lalaking alalay ng panday. Pag may kagipitan, ating pag-isipan, tayo'y magtulungan. Sana ay tingin nyo ang awit ni Kadyo, ang taong kabayo.